upang sa ganun eh walang napapag-iwanan, kasi feeling nung iba napapag-iwanan na sila. Kung minsan nakakaisip na hindi maganda. So, yung sa mga papasa naman, encourage your seatmates o yung mga classmates na halimbawang hindi sila pumasa at pumasa kayo, encourage them. Hindi yun yung hindi yan yung sukatan na kayo ay matalino, hindi yan yung sukatan na kayo ay magaling dahil sa pagpasa, ha? Kundi ang Panginoon Diyos binigyan niya yan sa inyo na isang achievement upang sa ganun hindi para kadyawan ang iba, kundi binigay ng Panginoon Diyos yan, achievement mo na yan para gamitin yan para i-flip yung ibang tao, ha? Hindi para ipamukha na mas magaling ka sa kanila, ha? Kundi yan ang ipakita na ikaw ay totoong professional, ha? By helping, ha? By uplifting others, ha? Na sa ganon, parang you cheer, ha? Mag-cheer mo sila na may next time pa. So, maging parte tayo ng ano tawag doon? Yung right term doon? Maging parte tayo ng kanilang tagumpay, hindi parte tayo ng kanilang pagbagsak, ha? Yan o lagi. And of course, kahit naman, halimbawa, criminology ang course mo, pumasa ka sa board, hindi pa naman tag dyan nagtatapos. Kasi may papagdaanan ka pa ng trainings, ha? May papagdaanan ka pa, so, ang daming pagdadaanan, so kailangan mo mag-apply, kailangan sabi nga nila, kailangan may kakilala ka sa loob ng PNP, kailangan may kakilala ka sa Philippine Army, kailangan makapasok, may kakilala ka doon sa loob ng Coast Guard kung diyan ka papasok. So, paano kung wala kang kakilala? So, problemado ka na naman. Imagine mo natapos ka ng 4-year course, graduate ka ng kuleyo, nagpasa ka ng board exam, halimbawa criminology, tapos eto na naman yung isang kaharapin na problema na walang kakilala sa loob. Isipin nyo ito. Wala na naman kakilala sa loob. So meaning, kapag walang kakilala na naman sa loob, problemado na naman ang isip, problemado na naman yung mamagulang, problemado even the whole community, problemado. Dahil unang-una, sa harap-harapan ng hapon niya, ng ating mga kuya dyan, mga manginginom dyan, pag napadaan ka, poproblemahin ka nila. Ito, board passer yan. Ha? At, pero wala namang kakilala sa loob. Paano mapasok sa PNP? So, pwede problema ka ng community. Poproblemahin ka ng community. Ha? Pero, alam niyo mga bayan, para-paraan. Ha? May paraan po dyan. Ha? Kasi kung wala kang kakilala, basta mag-apply ka lang, sabi nga nila, meron ng ilang beses na nag-apply. Merong ilang beses na nag-apply, pero hanggang ngayon, hindi pa nakakapasok, papunta na sa kanyang edad. Ha? Hindi na siya po pwede next time, parang ganun. Pero alam nyo, kahit gano'n natin ipagpilitan ang sarili natin sa isang bagay, kung ang Panginoong Diyos ay hindi yan ang naghihintay para sa atin, talagang gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoong Diyos para mas mapunta ka dun sa maganda. Pangarap mong maging pulis, maging teacher. Pero ang Panginoong Diyos hindi pala yun ang pangarap sa'yo. Kundi ang Panginoong Diyos, tinitignan niya kung gaano lang yung kahaba ng pasensya mo. Kasi may mas malaking bagay na ipapahawak sa'yo na kailangan na mas maging matibay ka, naharap sa iba't ibang sitwasyon kasi may mas malaki siyang ibibigay sa'yo. Kagaya ng isang CEO ng isang lending institution ngayon, yung kaagapay. Na-meet natin yon, criminology graduate, board passer, schoolmate natin. Isipin nyo yun. Ilang beses nag-apply sa PNP net, hindi siya natanggap. Pero look at him now, ha? Hindi man siya daw naging pulis. Pero, kumbaga, he created his own tower, ha? Nag-create siya ng sarili niya. Hindi siya nakapasok
sa serbisyo as police, pero naka-create siya ng isang klase ho ng trabaho na hindi ngayon siya ang empleyado, kundi siya ang nakapagpasok ng mga maraming empleyado sa kanyang pinatayong negosyo. Ha? So, ang pag-aaral mga kababayan, kundi that's leadership. Ha? Yan ang ilagay ho natin sa ating isipan. Leadership ho. Ha? So, kailangan mamold mong sarili mo na maging leader upang sa ganon, maging matatag ka rin. Kung tatanungin nyo sa akin kung ano ba yung pinagkaiba ng isang boss at saka sa isang leader, ang boss ay parang he uses his authority para magutos. Kasi siya ang boss eh. Magutos, uutusan ka sa isang bagay na pagdating nun na hindi magandang resulta, pwede siya magalit sa'yo kasi boss nga eh. Pero kung mamarapatin niya, tatanungin natin kung alam ba niyang gawin yung bagay na pinapagawa sa atin, malamang sa malamang, mas maganda pa yung resulta ng ginawa natin kaysa sa kanya. Dahil being the boss, kailangan niya mag-pretend na alam niya lahat. Kung minsan kasi, may mga boss-bossan din. Ha? Dahil mayroon din ako naging boss na ganyan. Hindi ko na lang i-mention ang kanyang pangalan. Alam na niya kasi kapag ako ang nagsalita at ako ang makita niya, alam na niya ito. Naging boss ko. Ha? At akala mo ang galing, ang galing, ang galing. Ha? Pero sablay naman lahat. Ha? Pero never nating denown because siya ang boss natin. Siya ang pinagmumulan ng ating isusubo. Kumbaga. Ha? Pero napapansin natin, every time na tayo nagsalita at kapag nagsama kami sa meeting, napapansin ko, yung mga sinasabi ko sa kanya, yun din ang sinasabi niya sa kanyang mga kamiting. So, parang siya ang naging original, ako na yung naging, kumbaga, tagabulong na lang. Ha? Hanggang nag-usap kami at pinaramdam ko sa kanya, ha, na maling-mali siya, ba, galit na galit. Pero yung leader naman, mga kabayan, gagawin niya muna and then susundan ng kanyang mga tauhan. At never niyang binilang na tauhan yung mga kasama niya sa opisina dahil later on, magiging leader din yung mga yon para sa ganun makaharap siya ng mga bagay upang sa ganun nale-leverage niya ang sarili niya sa pamamagitan nila. So, namumultiply na niya ang oras niya, ang sarili niya, para dun sa iba ang gawain. Kasi makaharap na siya ng ibang gawain kasi yung dati yung ginagawa niya, mayroon na nakakakaya. So, that is a leader. So, siya ang laging nangunguna. Ha? Siya ang laging nangunguna. So, kaya ko sinasabi na ang pagtatapos sa ating mga kabataan na nakikinig yan, ang pagtatapos nyo sa kuleyo ay simbolo yan ng pagiging leader ninyo. Hindi yan isang diploma lang, hindi ang isang achievement lang, kundi itatak nyo sa isipan ninyo kung nakikinig man kayo ngayon na yan ay simbolo ng isang pagiging leader. At kung leader kayo, kaya nyo i-handle lang sarili ninyo sa isang bagay na gusto nyong gawin, gusto nyong pasukin, pero hindi pala yan ang para sa inyo. Kumbaga, mag-reflect sa sarili ninyo na yan ay may mas malaking bagay na naghihintay sa inyo. At dahil hindi na natin kayang pigilan ng oras, nabutan naman po tayo ng oras. Sa ngalan ho ng ating partner sa technical side, si Engineer Rowen Tolentino, ito pang inyong lingkod, Lito Dungka po, na lagi nagsasabi po sa inyo na patuloy lang ho tayo ng mangarap dahil ang Panginoong Diyos hindi niya tinitignan ang laman ng ating bank account, kundi ang tinitignan ng Panginoong Diyos kung gaanong kalalim ng pananampalataya natin sa Kanya. So, ito ang inyong lingkod, Lito Dungka po, God bless po sa ating lahat. Inyong napakinggan ang Tambalang Lito at Dextress. Magsasakang Lito, magsasakang Dextress, dito sa 684 kHz. Ang kaibigan mo, kasama mo, doble arangkada, doble arangkada, doble arangkada. Arangkada.
ang tinig ng Cagayan Valley, DCCB, Radio 68.